Alam niyo ba na maraming mga kasalanan ng tao sa kanyang isipan na hindi nalalaman ng marami? Alam niyo yan sa sarili natin. Right? Marami tayong naiisip na hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos. At yun pong lahat ay kasalanan. Na kung ang kasalanan ay makakapagtanggal ng ating kasalanan, then matagal nang natanggal ang ating kaligtasan, then matagal nang natanggal ang ating kaligtasan. Tama? Nakukuha niyo ibig sabihin? Kung merong kasalanan na nakakapagtanggal ng ating kasalanan, ng ating kaligtasan, then kung pwedeng yung iba sa atin ay duda na kung ligtas pa ba siya o hindi. Ay hindi, ano naman eh, dumadalo pa naman ako ng gawain eh. Di ba? Eh kaya lang, kung ang pinag-uusapan nga, kung merong kasalanan na po pwedeng makapagtanggal ng iyong kaligtasan, so anong measurement? Yun ang tanong natin sa mga relihiyoso na nag-aalis ng kaligtasan kapag sila po'y nagkakasala. Ay hindi, pastor, medyo malala ang kasalanan nito. Nangalon niya ito. Nakapatay ito. Nagnakaw ito ng malaki-laking pera. Eh, paano naman yung nagnakaw ng ano lang? 5 piso lang. Sa nagnakaw ng 1 milyon. Ano kaya kaibahan nun? Eh kung sa mata ng Diyos, lahat ng kasalanan ay kasalanan. Anong kasalanan ang pupwedeng magtanggal ngayon sa ating kaligtasan? Well, if anyone does sin, balik tayo, we continually have a forgiving Redeemer who is face to face with the Father, and that is our Lord Jesus Christ, the righteous one. Tayo pong mga Kristiyano, kung tayo man ay nagkasala, hindi dahil po sa tinotolerate natin ang kasalanan, dahil ang kasalanan po ay may dalang condemnation, ang kasalanan ay merong parusa na kanyang daladala. Ayaw ni Lord yun. Ayaw ni Lord na magkasala ka. Sabi mo nga sa katabi mo, ayaw ni Lord na magkasala ka. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay merong dalang kabigatan. May dalang parusa. Hindi ang Diyos ang magpaparusa sa iyo, kundi yung kasalanan mismo may dalang kamatayan. May dalang kadiliman. That is sin. Kaya nga po, I write these things to you, sabi ni John, so that you may not sin. But if anyone does sin, we continually have a forgiving Redeemer who is face to face with the Father. Okay? Malinaw po ba? So dito po, sinasabi rito na huwag kang magkasala. Tinubos ka na, patay ka na sa kasalanan. Pero kung magkasala ka man, meron tayong tagapagtanggol. Meron tayong Redeemer. Amen? So ibig sabihin, don't depend on yourself. Depend on God. Depend on Christ. So sa lahat po ng ating ginagawa sa mundong ito, mga kapatid, we must depend on God. Now, when we decide to receive Jesus Christ as Lord and Savior, we're immediately saved and made ready for heaven. Are you now ready for heaven? Amen. Pakisabi nga natin, I am ready for heaven. I am ready for heaven. Yes, you are ready for heaven now. God save you immediately. Ang ating pong kaligtasan ay hindi po installment. We are saved already. At yung kaligtasan na yan ay hindi po nakadepende sa atin, hindi nakadepende sa ating kakayahan, hindi nakadepende sa ating effort. At maging yung ating transformation ng ating kaisipan, ang ating soul part, at yung ating pagbabago ng ating buhay, nakadepende lahat sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit po tayo patuloy na nagpapahayag that I am not dependent to myself, I am dependent to God. At yan din ang dahilan kung bakit po tayo nagbabasa ng Biblia at patuloy na kinikilala ang Panginoon, patuloy na nagkakaroon po ng malalim na relasyon sa Kanya upang nang sa ganon ay Siya ang gagawa sa ating buhay habang tayo'y nandito sa lupa.
Sa lahat ng gagawin natin dito sa mundong ito, nakadepende tayo sa Kanya. At ang mga taong dependent sa Kanya ngayon ay hindi lumalayo sa Kanya at hindi rin siya nilalayuan ng Diyos. At ang mga taong dependent sa Diyos ay patuloy na nagpapahayag, He is my Savior, I am washed by the blood, I am righteous, I am holy through the finished work of Christ. And Christ is my holiness, Christ is my righteousness, Christ is my healing, Christ is my wisdom. That is the shout of all people who are dependent on Christ.